Ano at nagbalik ka rito, Judas Iscariote? Ibinabalik ko na ang 30 pirasong pilak na ito. At bakit? Kabayaran yan sa pagkakanulo mo sa iyong guro. Hindi ko na kailangan yan. Wala rin kaming dahilan para tanggapin pa yan. Ipinagkanulo ko ang isang taong walang kasalanan. Hindi ko ito dapat ginawa. Hindi ko dapat ito tinanggap. Wala na kaming pakialam sa'yo! Nakuha na namin ang aming gusto! Nakuha na namin! Bilang pakikiisa ng programang ito sa Semana Santa, nais naming ihandog sa inyo ang 3 araw na pagsasadula ng pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Samahan niyo kami sa mahalagang pagninilay na ito dito sa Liwanag sa Landas ng Buhay. Ikalawang araw ng ating pagninilay sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sa harapan ni Caiphas, tumayo ang ilang testigo laban kay Jesus. Nakita ni Pedro ang lahat. Ngunit, nang may makakilala sa kanya, itinatwa niyang nakikilala niya si Jesus. Hustong 3 beses na may nagtatanong sa kanya, saka naman tumilaok ang manok. Dito niya napagtanto ang katotohanan ng tinuran ng anak ng Diyos. Puno ng paghihinagpis ang puso, umalis si Pedro sa lugar na iyon. Samantala, si Judas naman ay nabagabag nang malaman niyang ipinagkanolo niya ang Panginoon at dadalhin kay Pilato. Dito natin dugtungan ang bakas ng ating nakaraan. Ano at nagbalik ka rito, Judas Iscariote? Ibinabalik ko na ang 30 pirasong pilak na ito. At bakit? Kabayaran yan sa pagkakanulo mo sa iyong guro. Hindi ko na ito kailangan. Wala na rin kaming dahilan para tanggapin pa yan. Ipinagkanulo ko ang isang tao walang kasalanan. Hindi ko ito dapat ginawa. Hindi ko ito dapat tinanggap. Wala na kaming pakialam sa'yo! Nakuha na namin ang aming gusto! Nakuha na namin! Hindi ko kailangan ang pilak na ito! Nakuha na namin ang aming gusto! Ipinagkanulo ko ang aking guro. Ang taong tumangkilig sa akin at nagmahal sa akin ang totoo. Ano itong ginawa ko? Jesus! Ano itong ginawa ko sa iyo? Sundan! Sundan ninyo daw yan! Hindi. Pabayaan niyo siya sa kanyang pagdurusa. Nasunod na ang gusto namin. At yun lang ang mahalaga. Yun lang! Hindi ko na kayang mabuhay. Hindi ako matatahimik dahil sa ginawa kong ito. Ipinagpalit ko ang aking Panginoon sa 30 pirasong pilak. Pinagpalit ko siya sa mga pilak. Ako ang dapat mamatay. Hindi ang aking Panginoon at Guru. Oh. Ano itong ginawa ko? Sa kabila ng kabutihan, ipinakita niya sa akin.
Ito pa ang aking iginante. Bakit ko ito nagawa sa aking Panginoon? Santiago, Mateo, Marcos, Juan Tadeo, Pedro, mga kasama. Juan, ano na nangyari? Totoo ba ang balita? Oo, totoo. Nagbigti nga si Judas Iscariote. Nakalulungkot, pero totoo. Hindi niya nakayanan ang lahat. Ngunit, hindi niya yung dapat ginawa. Hindi natin siya maaring hatulan. Ipagdasal natin siya. Sapagkat, sa sandaling ito, iyon na lamang ang magagawa natin para sa kanya. Tama ka. Totoo yan. Pero sa sandaling ito, mahigit tayong dapat alalahanin ang ating guro at Panginoon. Nakatatag siyang iharap kay Pilato. Tumuod ka sa harap ng mahal Pilato! Anong kahangalan nito? Itayo mo siya! Opo, tayo mo! Opo, mahal na Pilato. Huwag mo siyang piliting lumuhod. Opo, opo. Tumayo kay Jesus ng Nazaret. Humarap ka sa mahal na Pilato. Hello? Ikaw pala ang tanyag na Jesus na taga Nazaret. Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo? Ikaw na nga ang nagsabi. Anas! Mga punong saserdote, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Mahal na Pilato, sa pamamagitan ng kanyang mga turo ay inuudyo kanyang maghimagsik ang buong Hudea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon ay narito na siya. Ikaw ba'y taga-Galilea? Bakit di ka sumagot? Siya'y nagmamalaki sa'yo, mahal na Pilato. Kung mula siya sa Galilea, siya'y nasasakop ni Herodes. Dali niyo siya kay Herodes. Ngunit mahal na Pilato... Nararapat lamang na si Herodes ang magpasya tungkol sa parusang dapat igawad sa kanya. Pilato, totoo bang ipinabalik dito ni Herodes si Jesus na taga Nazaret? Oo, mahal ko. Lahat ng paraan ay ginawa niya upang mapaamin si Jesus sa mga ibinibintang sa kanya. Ngunit hindi raw sumasagot ni Gatitingman. Kaya't gusto niyang ako ang magpasya. Ngunit mahal na Pilato, nakikiusap ako. Huwag mong pakialaman ang taong yan. Ngunit si Jesus ay dinala rito ng mga saserdote at ipinagsasakdal. Hinihiling nila iutos kung si Jesus ay mamatay. Kagabi na paniginipan ko siya. Anong ibig mong sabihin? Wala siyang kasalanan. Pero marami silang ibinibintang sa kanya. Nakikiusap ako, mahal kong Pilato. Huwag kang makisangkot sa mga nangyayaring ito. Ipangusok! 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 Katahimikan!
Hindi ko nauunawaan kung bakit ganyan na lamang ang galit ninyo sa kanya. Wala akong nakikitang pagkakamali niya. Kamatayan! Kamatayan! Katahimikan! Katahimikan! Jesus, naririnig mo ang isinisigaw ng mga tao? Wala ka bang gustong sabihin? Kung magsasalita ka lamang, maaari kitang palayain. Nasa aking kamay ang iyong paglayan o kamatayan mula sa pagkapako sa krus. Sagot! Kaya mo lamang magagawa yan sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang yan. Kaya mas mabigat ang kasalanan nang nagdala sa akin dito. Banal ang taong ito. Nararamdaman kong wala siyang kasalanan. Siya ang inyong hari! Hari ng mga Hudyo! Bakit gusto niyong ipakusa sa krus? Ang nagpapanggap na hari ay kalaban ni Cesar! Dapat niyong ipako sa krus! Pagsahan! Kapag pinalaya mo siya! Kalaban kami ni Cesar! Hindi dapat magalit sa akin ang mahal na Cesar. Hindi dapat. Baka alisin niya ako sa tungkulin ko dito. Jesus, sa araw na ito, maaari akong magpalaya ng isang bilanggo. Papipiliin ko ang mga tao sapagkat ayaw kong hatulan ka. Makinig kayo! Wala akong makita ang kasalanan sa taong ito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Pasko. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Hindi! Katahimikan! Karusahan! Kung ganon, sino ang gusto niyong palayain ko? Si Barabas! Palayain si Barabas! Katahimikan! Kung nais niyong si Barabas ang palayain ko, ano ang gagawin ko sa inyong hari na si Jesus? Ipako sa krus! Wala na akong magagawa, Jesus. Hindi sa akin ang galing ang parusang ipapataw sa iyo upang ipako pa sa krus ang iyong mga kababayan. Sila ang may kagustuhan ito. Kawal! Mahal na, Pilato! Magdala ka ng tubig dito! Ngayon din po! Ipagdala ng tubig ang mahal na Pilato! Masusunod! Narito na po ang inyong tubig. Sa harap ninyong lahat, maghuhugas ako ng aking kamay. Ito ay tanda na wala akong kinalaman sa kahatulang ito. Ang aking paghuhugas ng kamay ay tanda pa rin ang paghuhugas ko ng aking kasalanan laban sa taong ito. Ako ang nagpasya kung anong iparurusa sa kanya. Kayo naman ang pumili na ipako siya sa krus. Kaya't ibinibigay ko na siya sa inyo. Gawin ninyo ang inakala ninyong tamang parusa sa Jesus na ito na mula sa Nazareth.
Jesus, nakita mo ba ang hawak ko? Korona ito. Koronang tinit. Bagay na bagay sa isang haring tulad mo. Ilalapat ko na ito sa iyong ulo. Ayan. Masakit pa. Hindi pa kami tapos. Ibigay ang balabal na purpura. Balabal! Oh, heto! Tamang-tama! Para sa isang hari! Hari nga bang talaga? Ang walis na tambo. Dalhin niyo rito ang walis na tambo. Kailangan ng hari ng isang setro. Pwe! Jesus, narito yung setro. Mahal na hari ng mga Hudyo. Anong ginagawa niyo sa kanya? Hindi mo ba nakikita, Marco? Ginagawa namin ang nararapat sa tulad niyang hari. May koronang tinik. At may balabal na yari sa purpura. Ang kanyang setro, bagay sa tulad niyang mapagkunwari. Walis ting-ting! Jesus, bakit hindi mo pagtanggol yung sarili? Dahil nagkukunwari lamang siyang isang hari. Hindi ba, Jesus? Si! Ihanda niyo ang latigo. Dapat siyang latiguhin. Dahil sa mga kasalanang ibinibintang sa kanya. Mali. Mali ang lahat ng ito. Mali nga ba, Marco? Bakit hindi ikaw ang unang lumatigo sa kanya? Tama! Tama! Gawin mo ang unang paro! Marco! Tikman mo ang parusang ito, Jesus, bago ka namin ipako sa krus. Ngayon na, Marco. Gawin mo na! Sige na, Marco! Sige pa! Pagbasta ninyo ang inyong hari. Pagbasta niyo siya habang pasan niya ang kanyang krus. Durugo ang kanyang krus. Tumayo ka dyan. Buhatin mong muli ang iyong krus. Tayo! Tayo! Sandali! Bakit hindi natin ipabuhat sa ibang krus? At bakit? Ang hatol sa kanya ipako sa krus. Hindi magpasa ng krus. Halika! Halika dito! Oo, oh, ikaw! Ako! Halika! Pasanin mo ang krus para kay Jesus. Opo! Opo! Tumayo ka na, Jesus. Mapalad ka. May papasa ng krus mo. Sige! Kahit! At ikaw! Sige! Pasanin mo ng krus! Pasanin! Pasanin! Buhat ang adyos! Pasanin mo! Diyan ako! Diyan! Diretso lang! Diretso lang!
Hoy, lalaki! Tama na! Ibalik mo kay Jesus ang krus. Ngayon din po. Tulungan mo ko ibalik ang krus sa kanyang balikat. Opo. Salamat. Panginoon, hayaan mong punasin ko ang dugo at pawis sa iyong mukha. Veronica, lakasan mo ang iyong loob. Ako ang dapat magsabi sa iyo niya. Tama na! Buhatin mo yung krus. Malapit na tayo sa Golgotha. Sige! O yan! Sa dulo ng isang madilim na lagusan ay laging may liwanag na naghihintay. Alam ni Jesus kung ano ang naghihintay sa kanya sa dulo ng matinding pagdurusa. Kaya kahit halos mabugto na ang kanyang hininga sa pagpasa ng krus, iginapang niya ito. Sukdulang madapa, bumangon, mapaluhod, gumapanga. Siya pa rin ang nagbibigay ng pag-asa at nagpadama ng malasakit kay Veronica. Ngayong Semana Santa, magbalik loob tayo sa kanya. Samahan niyo kaming muli bukas sa ikatlo at huling bahagi ng ating paggunita sa pagdurusa, kamatayan at pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesukristo dito pa rin sa Liwanag sa Landas ng Buhay. Kinampanan sa araw na ito ni na Ed Bello, Roger Aquino, Jaime Manato, Ella Tanyesa, Ernest Marasigan, Jonas Bilien, Boyet Balisbis, Didit Marasigan, Orestes Talaing at Rox Toledo. Naglapat ng angkop na tunog, Jonas Bilien. Musika, Ray Ensalan. Supervision Teknikal, Eddo Tolero. Production Assistant, Karen Ablanya. Ito ay mula pa rin sa pangkalahatang pamamala sa produksyon ni Brother Mike Z. Vilarde para sa Prayer Partners Fellowship International. Mula naman sa pagsasaliksik at panulat ni Didit Marasigan at sa makatotohanang direksyon, Resty Remo Talain. Liwanag sa Landas ng Buhay!